Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mas maganda, ito o ito. Hello guys! Welcome back sa aking munting tindahan. Ako po si Lizelle, ang inyong tinderang taga Batangas. Kumusta po kayo? Magbablog muna tayo bago ako mamili. At ito yung aking listahan. Wala nang stocks, wala na akong laki ni chicken, wala nang laki ni beef. Wala na mga pansit canton, ubus na yung tuna. Mga century, ubus na guys, ubus na. So, ayan na lang. Ngayon guys, may bumili. So ngayon guys, ang topic natin ay kung ano yung mas magandang sabitan. Kasi dalawa na guys yung na-vlog kong sabitan. Yung nauna ko guys na vlog, nung bago pa lang akong vlogger ng Sari-Sari Store, may nakauna-una akong video doon, yung sabitan ko ng chichiria. Yun guys yung screen na nabili ko, tapos bumili rin ako ng sabitan niya. Ito yung pinakasabitan niya. Mura lang to. Dalawa ang binili ko nito, isang maiksi. Kasi hindi ko alam may mga sizes pala to. Ito yung pinakauna-una akong nabili, yung maiksi. Tapos bumili ako ng mas mahaba. Pero same price lang sila. Mas maganda, mas mahaba, mas marami kang malalagay. Nag-vlog din ako nung pangalawa kong sabitan na nabili ko sa Shopee, yung hanging strip na pwedeng paglagyan ng mga chichiria din. Maganda rin yon, nagagamit ko pa siya hanggang ngayon. So ngayon isi-share ko sa inyo kung ano ang mas bet ko na gamitin doon sa dalawa. At may tatlong option pa kayo, depende pa rin ito guys sa design ng tindahan nyo. Ito kasi, itong ginagamitan nito, pwedeng yung tindahan nyo ay steel matting. Steel matting yung tindahan nyo, mas magandang gamitan ng ganito. Pero kung ang tindahan nyo yung open space, malaki ang space nyo talaga. Mas maganda yung hanging strip na paglagyan ng chichiria kasi maganda tignan. Nandito po mga kasari yung in-order ko sa URC, doon sa Salesforce 1 dito sa Batangas. So ayan mga chichiria yan. Iisa-isahin ko muna ang butasan niyan guys. Babalikan ko kayo pagkatapos ko itong mabutasan. Dahil nga guys, ang aking tindahan ay salamin. So kailangan kong bumili nitong screen at ito. Dahil wala naman akong steel matting dito na paglalagyan nito nung pagsasabitan nito. Siguro 12 pesos lang isang piraso nito. So ito guys yung isa kong sabitan, yung screen na binilan ko nung parang hanger. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Kalbo-kalbo na yung mga chichiria ko. At ito yung hanger strip na shinare ko din sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mas maganda, ito o ito, yung hanger strip, mamaya pagkatapos ko mabutasan yung mga chichiria ang bagong deliver ng you. So yan, dito oishi red to eh, tapos smarties na red, yung manghang yan, marami ng kulang pati dito sa baba. Nandito yung mga bigas ko guys. So ayan guys, yan ay na-check ko na lahat kung kumpleto doon sa resibo at kumpleto naman siya. Tapos nabutasan ko na rin itong mga chichiria. Yan, may mga butas na yan lahat. Ito guys, yung binutasan ko, dapat ito yung roller coaster ay 6. At pagkabutas ko, napasala yung butas ko. Malapit doon sa ano, sumingaw. So kinain ko na lang bago pa ako muna. Berry nuts ay 6 pieces yan, may bumili na. Pati ito 10 pieces dapat yan, may bumili na rin ng isa. Ito ay 6 yung Nova. Bikat 6 din, piatos na barbecue 6, ito piatos na blue, may 10 in-order ko. So dito i-order din ako ng mga cup noodles, ito dalawang Thai ng Great Taste White, dalawang pack ng Wiggles, tatlong pack ng Hello, kasi may bumibili sa akin dito ng isang balot, pinamigay niya sa mga bata. Yung matandang mag-uwiteng dito. Apat na klase ng Max, dalawang klase ng XO, tapos dalawang Overload, yan yung mga biscuit na in-order ko. Yan, kumpleto naman siya, na-check ko na. So ngayon i-display ko na to, ilalagay ko na doon sa screen, yung iba ay ilalagay ko doon sa hanger strip. Ginagawa ko dito guys, yung mga tigi-isa na lang na produkto. Kunwari, itong cheese, isa na lang siya. Ilalagay ko na lang siya dun sa hanger strip. Kunwari, ang piatos ay 6 na piraso, 10. At dito ko ilalagay sa hanger na to. Dito sa screen. Para mas tipid sa space. O, kukunin natin itong cheese it. Tapos itong clover, kasi isa na lang to. Ilalagay muna natin dito yung mga bagong dating na deliver. Ito guys, napakatagal ko nang ginagamit na lagay ng chichiria. Kung gusto nyo mapanood, hanapin nyo na lang sa pailalim ng mga videos ko. Tapos ito, meron pa namang mga ibang chichiria dito. Na kaparehas ng mga ito. Ito, inilalagay ko kasi ito doon sa harapan ng bintana. Oh, ito guys, i-adjust ko yung mga chichiria. Madaling i-adjust to kasi hila-hila na lang para yung mga piatos magkakasama siya sa isang hilera. So, ang disadvantage nito guys, palibasa ito ay bakal. Madulas to, pag nilalagay mo ng chichiria, dumudulas siya, madali siya malaglag. So, ang ginagawa ko ay binabaloktot ko to ng konti lang naman. Ginaganyan ko para mag-slant siya ng konti. Hindi ko kaya guys eh, kasi may hawak kong camera. Try ko munang baloktin at papakita ko sa inyo. Advantage pa nito guys, madaling ilipat
yung buong chichirya. Tulad dito guys, oh, kung ito lahat chichirya gusto mong ilipat, madali mo na siyang i-adjust. Ganyan lang. Tapos mas madali siyang kunin. So ito na, ilagay ko na yung dalawang klase ng piatos. Dito na ako sa blue. Maglalagay. So binaluktot ko muna yon. Inuuna ko munang ilagay itong nasa unahan, nakaharap dun sa customer. Tapos yung sunod, sa akin naman nakaharap, para madali namin makita yung variation ng chichirya. Doon, nilipat ko yung lahat ng dingdong, ng klase ng dingdong, saka yung boy bawang, doon ko nilagay sa taas. Tapos yung mga oishi products na sa gitna. Tapos dito yung mga URC. Ito kasi URC product din to. Tapos yung mga haba, dyan sa baba, yung mga tattoos, easy lang. Marami kasing klase na mga habang ganyan eh. Hindi pa lang ako nakakapamili. So, ganyan na guys yung itsura niya pa nabaluktot mo siya ng konti. Para maiwasan yung paglaglag ng chichirya doon sa dulo. So doon sa taas di ko na nilagyan kasi sobrang titingala na yung customer pag doon pa natin inilagay sa pinakataas. So ganyan na guys ang itsura ng mga chichirya at hanggang dito sa pinakailalim. Kahit walang screen na dyan. Sinaw kasi. Kahit walang screen na dyan, basta yung pinakasabitan mo, yung pinakahanger mo ay hindi malalaglag. Okay lang yan. So yan, na-maximize natin yung sabitan natin ng chichirya. Dito naman guys, ito, yung mga nasabit kong chichirya. Disadvantage niya naman, kung mapapansin nyo, hindi nyo na makikita yung tatak ng chichirya, kung anong pangalan nun. Kaya ang ginagawa ko guys, ina-alternate ko yung paglagay ng chichirya dito sa hanging strip. Para pag hinarap mo, ayan, kita na siya. Kasi pag nilagay mo lahat dyan sa sabitan na yan, magsisiksika na sila. Saka gustuhan ko makita yung tatak ng chichirya. Ganyan ang ginawa ko para madaling makita ni customer. Kaso nga lang, pag ganyan, matakaw talaga sa space. Hindi katulad pag sa ganun guys, kita na yung pangalan lahat. So dukot ka na lang ng dukot. Hila ka na lang ng hila doon. Yun o. Tulad niya yung sinasabi ko. Hindi siya slanting, hindi ko siya na-slant. So, umuus-us pababa yung chichirya, lalo na pag mabigat yung mga dingdong. Na-display ko na yung mga chichirya, yung mga piatos. Kung mapapansin nyo, siksikan sila. Yan yung gusto ko kasi mas tipid sa space pag siksikan yung chichirya. So, ang ginawa ko dito sa hanger strip, dami kong bakanting hanger strip dito guys. Oh. Tapos yung iba, pinamigay ko na. Kasi hindi na siya kasha dito sa harapan. So ito yung hanger strip, dito ko nilagay yung tirang piatos, saka yung nova, saka yung tigi isang piraso na lang na chichirya, dito ko na lang inilagay. Kasi kung doon ko pa ilalagay, sayang yung space na ma-occupied nung ano, nitong mga tigi isa. Imbis na malagyan ng tiga-anim, tigwa-walong chichirya, hindi na siya malalagyan. Kasi may isang piraso siya. Kasi pag nilagyan mo yun ng ibang chichirya, hindi na siya makikita sa harapan. Ang makikita lang yung nasa bungad na chichirya. Yung nasa likod ng chichirya ang inilagay mo, hindi na yung makikita dun sa harapan. Ngayon, mapapansin nyo kung aling talaga yung bet ko. Ito ang mas bet ko sa lagayan ng chichirya. Kasi mas tipid siya sa space. Dahil nga maliit lang naman yung harapan ng tindahan ko, kailangan kong tipirin yung space ko. Siguro kung hanger strip ang gagamitin ko dito lahat sa chichirya na to, sa napakadaming klase ng chichirya, maraming hanger strip ang kailangan ko at maraming space ng tindahan ko ang mauubos niya kumpara dito na kailangan lang naman ng customer ay makita yung bawat isang item ng chichirya natin. So ito, kitang-kita siya sa labas. So lalabas tayo, papakita natin kung talagang kitang-kita. So ayan guys, ang chichirya. Medyo umasilaw lang ngayon. Ayan, di ba kitang-kita siya? At kitang-kita lahat ng variation ng chichirya dito. Basta iharap nyo lang yung pangalan ng chichirya para makita. At nandito yung nakalagay sa hanger strip. So yan. Bukod dyan guys, meron pa tayo isang choice sa pag-display ng chichirya. Bukod dito sa ginawa ko sa Nagaraya. So, iyan ang ginawa ko. Inilagay ko sa isang kawad na nakaganyan. May nalaglag. Yun ang disadvantage dito. Pag nasagi mo ng konti, may nalalaglag. Kasi, sobra na yung pagkakalagay ko dito sa ano crackling. So, kasi, punong-puno na siya dito. Sinobrahan ko pa ng lagay, kaya nalalaglag na siya. Meron pa rin isang option tayo kung paano mag-display ng chichirya. So, kunin muna natin to at papakita ko sa inyo. Katulad to guys, nung pag-display ni Rose Jam 11 ni ST. So, may palabunutan pa pala ako guys. May palabunutan pa pala ako at ito yun. So, yan. Panglima ko na yatang palabunutan yan. At malapit na siyang maubos. Itong ginawa kong palabunutan, iyon pa rin yung ginagamit kong number. So, tatanggalin muna natin. Ito yung isang option natin. Pwede tayong gumamit nitong, anong tawag dito? Wire merchandise cabinet?
Tanggalin muna natin yan. Ito yung mga ano ko na smart padala. Yan. Paubos na yung aking face mask. Umorder na ulit ako kasi ngayon ay 5-5 ng Shopee at Lazada. So, ito yung isang option natin. Pero hindi ko siya ginagawa kasi, ayan, ganyan. Malaking space ang hindi ko magagamit. Kasi hanggang dito lang yung chichirya. Yung sa taas, hindi ko na magagamit. Sayang. Kung sakali man, punong-puno yan, ipapatas ko yan hanggang doon. Tapos papatungan ko sa ibabaw. Tendency, karibok ang chichirya dyan pag kumuha ka ng garine. Kunyari, kukuha ka ng garine. Tapos sa taas, may nakapatas pa sa ibabaw. Ay di karibok sila di yan. So, ganun yun. Kaya hindi ko ginagamit itong stante na ganito sa lagay ng chichirya. Kasi nga, sayang yung space na matitira dito na dapat pwede pang paglagyan. Hindi katulad nung kung ilalagay mo itong matataas, sakop niya lahat yung space. Katulad niya yung mga katol, sakop niya, sagad na yan o, sagad na. So, ayun guys, kung i-rate ko 1 over 10 yung mga ating mga sabitan, siguro ang 10 ko ay yung sa may screen kasi nga talagang tipid sa space, madaling gamitin. Tapos, sunod yung hanger strip. Kasi dati ang ginagawa ko yung sa karton, ini-stapler ko. Naselak kasi ako dun kasi lagi ako nagpapalit ng karton, lalo na pag punong-puno na ng bala ng stapler yung karton. So, ito yung pangatlo, yung may istante. Ito, ang advantage naman ng istante, hindi ka na magbubutas. Tulad guys, nung ginawa ko kanina, dahil nga yun ay isasabit mo yung chichirya, kailangan mong butasan isa-isa, kailangan mong bumili pa ng puncher. So, dito, pag gagamit ka ng cabinet, hindi mo na kailangan gumamit ng puncher, hindi mo na kailangan bumutas, kasi basta mo na lang ipapatas, mas madali yung pagdi-display. Kaso, yun nga, ang disadvantage ng pag nagbubutas ka, ayan, napasala, patulog-tulog, yung nagbubutas. Nabutas ko yung parte na dapat hindi nabutas, sumingaw. So, yun, kakainin ko na lang bago pa siya kumunat. So, yun ang disadvantage ng mga ganung isasabit-sabit mo. Meron din dati, nung bago ako nagtitindahan at screen, hindi pa uso yung mga ganyan, hindi pa uso yan. Iniipit-ipit ko lang. Hindi ako nawawala ng mga ipit na ganito. Ito ang napakalaking tulong sa akin at hanggang ngayon ginagamit ko pa rin sa pag-ipit. Lahat dito ng mga pwedeng isabit, iniipit ko. Yung mga tigiisa na lang na produkto na wala nang kasama, iipit ko. Kasi pag natabunan, hindi na natin makikita. Ayan, ang purpose ngayon nito, dahil naumay na ako sa roller coaster, iipit natin yan para hindi sumingaw. Itong istante, maganda to sa malalaking chichirya. Mas maganda rin sa chichirya to kasi magaan yung chichirya. Mabigat kasi ito ay lumulundoy. Ito yung lagayan ko dati ng dilata nung wala pa akong istante na ganyan. Ayan, lumulundoy ito guys. Lumulundoy? Tama ba yung lumulundoy? So yan. At pag hindi mo nilagyan ng karton sa ilalim, ganito ang mangyayari, magtutumbahan yung mga display mo. Pinakamaganda nga, mag-DIY ka na lang, magpagawa ka na lang ng talagang lagayan na plywood o kaya cladding para hindi anayin. Napanood nyo yung video ko doon sa aking paupahan, yung pinto doon, ganun yung maganda, yung cladding. Gagawa lang ng frame, yun ang gagawing sahig para ligtas ka sa anay at saka sa bukbok. Yung namang hanging strip, maganda yan kung nakasabit sa isang tubo. Kaso yung plano kong magpagawa ng tubo dito sa taas para lagayan ng mga chichirya ko, ay ang sipag kasi nung mister kong isugo. Kaya hindi na natupad yung pangarap ko. So ako, tiyaga-tiyaga na lang sa ganyang sabit-sabit. Mahirap yung hindi ka marunong gumawa. Kung kaya kong gawin yun, ako na ang gagawa. Kasi hindi ko kayang mag-drill sa taas. At napakatigas niyan, purong buhos talaga yung slab. Kaya ang hirap i-drill. Hindi naman katulad yan ng hollow blocks lang o kahoy. Kailangang persado ka dyan. Laki ng muscle ko, grabe. Salamat sa inyong panonood. Sana nagka-idea kayo kung ano yung magandang gamitin. Depende pa rin sa design ng tindahan nyo, ha. Hindi ko sinasuggest na yan ang gamitin nyo. Kasi syempre, pagbabasehan nyo pa rin yung design ng tindahan nyo. Kung alin yung mas maganda ilagay, yung hanger strip o yung etong estante o yung may screen. Salamat po sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat po, bye-bye! At nag-vlog din ako ng pangalawa kong sabitan, yung hangin. At nag-vlog din ako ng pangalawa kong sagibit. At nag-